Hi guys, so ito na yung next video ko. So dito, yung gagawin natin is doormat. So ito yung mock-up natin. Dapat lalagyan natin ito ng design. Since may word na siya dito na welcome, kailangan muna natin ito tanggalin. Wait, kunin muna natin lahat ng files na kailangan. So bali yung gagawin natin design is... sana yun? Doormat. Doormat is golden retriever. Saan yung golden retriever? Ito na lang siguro. Ang maganda to. Ito. So, ito yung gagamitin natin. Lipat man natin dito. So, ang laki niya. Since baliktad, lip natin vertically. Lip natin horizontally. Yan. Perfect. So, gawin natin, babaan natin yung opacity. Liitan. Konti. Liitan pa. Yun siguro. Kinin. Hindi naman kasi pareho yung length nila. So, bahala na yun ganyan. Medyo kakaiba tignan. Parang pangit, no? Ang ganyan siguro. Bahala na nung putol yung ulo. Yan, importante yan. Hindi ba importante yung ulo? Importante pala. So, ganyan. Ah, sa mga hindi nakakaalam, ginagawa ko to kasi ibibigay ko to sa kapatid ko kasi para may guide siya. And since ano ba tawag dyan? Kasi yun, upload ko na lang din kasi baka may ibang gustong matuto, pwede na din manood. Hindi naman to ganun ka kahirap, puro basic lang yung ginagawa ko kasi hindi naman ganun kagaling sa Photoshop. Pero at least kahit ganito lang yung matutunan nyo, pwede na kayo mag-work on online kasi 5 years ko na ito ginagawa, eh, basic lang lahat. Malaki na din bayad, $5 per hour na yung rate ko. So, ayun. So, since kulang siya, kung tignan nyo kulang siya, hindi siya abot sa dulo. So, ang gawin natin is, kunin nyo yung selection tool, punta nyo yung layer niya, tapos shift F5, tapos content aware. Tapos, pupunuin niya yan based sa background. So, dito din. Content aware. So, kung tignan nyo, mahaba na yan siya. Mahaba na. So, ano pang gagawin natin? Tingnan nyo, may mga imperfections dito. Select nyo lang yan, tapos content aware nyo. Nawala na. Parang pangit dito, no? Wala na yan. Pangit na. Ito na lang, ganito na lang. Content aware. Kung di talaga madala ng content aware, meron dito clone tool. Babaan nyo lang yung opacity, siguro mga 7. Tapos click kayo kung saan nyo gusto kopyahin. Tapos click nyo lang yung, hold alt pala. Tapos click nyo saan yung gusto nyo kopyahin. Tapos click nyo lang din yung lugar kung saan nyo gusto nyo takpan. So dito, ito, kopyahin ko to dito. Ano ko dito, lagay ko dito. Kopyahin ko dito, hold alt, pindot. Bitaw yung alt, tapos kanyan. Para level, dito din. Bala na yung may perfection sa dulo, hindi naman natin makita sa doormat. Check to natin, makita ba? Dito makita pala sa kabila. So, gawin pala natin to lahat. So, ganyan. Dito rin sa kabila. Ito yun, yun. Okay na yan. Pero parang ano siya, no? Hindi siya, pwede siyang, ang kung tawag dyan. Try daw natin. Hindi ko na ito alam eh. Pero testing ko na lang. Ano ba tawag dun? Skew ata tawag dun eh. Yan. Para parang nakahiga siya konti. Yan. Tama bang ginagawa ko? Hindi ko talaga alam eh. Okay na ba? Tingnan na natin. Parang nakahiga na nga. Akit pa siguro natin konti. Takpan natin dito. Parang welcome din natatakpan ng paa niya. Tapos content aware ulit. Sinulit ko yung tapos content aware. So, ganyan. Yan na siguro. Pangit mo. Putol yung ulo. Pero bahala na yun. Tapos ang gagawin natin ngayon, syempre since di siya kasha, kailangan burahin natin yung mga gilid. Tsaka dito pala. Burahin din muna natin to. So, gawin nyo lang. Puntahan yung layer niya. Duplicate na lang natin. So, sa pag-duplicate, control J nyo lang yung original layer. Ito, para ito lang yung galawin natin. So, select nyo yan, content aware, para mabura. Ito lang.
Medyo blurry siya, no? Bala na yan. Matatak pa naman to eh. Ba't kaya ganun? Blurry yung gilid. Bala na. Pero diba amazing? Nabubura siya. Pero hindi siya ganun perfect. Pero bala na. Nakita naman natin mamaya yung end result kung okay lang ba. So isa-isahin ko lang yung letter. Pwede din natin lahatin ko na lang. Ba't ni ko nilahat na lang yun? Yan. Okay lang naman siguro. Dito parang may kakaiba. Yan. Kung malayo, okay lang. So, paano natin to ngayon? Ay, pagkakasya. Gusto ko gawin ay selection to lang siguro. Tapos, linisin na lang yung mga pangit. So, ganyan. Select ko yung white part ng sahig. May imperfections talaga sa dito eh. Yan lang siguro. Tapos, puntahan ko yung layer. Select mo yung layer na tatanggalan mo. Pindutin mo to. Layer mask. Since baliktad, si control I mo lang. Ayan. Baliktad na siya. Tapos yung mga imperfections, buray na lang natin isa-isa. So, kuha kayo ng brush na black. Ayan natin mga 30 siguro. Buray natin. So, yung ginawa ko pala, pag binuntan ko yung layer, binaba ko yung opacity, pwede na natin 40. Para makita ko yung likod. Tapos, puntan mo yung mask. So, burahin na lang natin yung mga sobra-sobra niya. Hold nyo shift. Kung gusto nyo straight line, click nyo saan kayo click nyo saan kayo, saan nyo gusto mag-start. Hold nyo shift. Tapos, click nyo lang yung saan kayo papunta para straight line. Tulad nito. Yan. Bara-bara. Bara-bara. Ito rin sa kabila. Daming pangit dito. Umay natin yan ayusin. Pick dito. Dito. Bara-bara ulit. Hold shift. Tapos click. Teka, labas ko pala yung task manager ko. Umiinit kasi yung computer ko pag walang task manager. Kasi may lumalabas na Windows log on GUI. Hindi ko alam saan yun eh. Wala ko alam sa computer talaga. Mas alam ko hindi siya gumagana pag nakalabas yung ano ko. So yan. Try natin itaas yung opacity. Yan. May okay na din. Ang daming ano, pangit sa dulo. Paano natin tayusin? Hindi ko din alam. Try natin manual. So, try natin. Bawasan yung opacity to 50. Tapos, bali ginawa ko, binawasan ko yung tolerance ng brush ko to 50. Ito, quick selection, magic wand pala tawag dito. Tapos, sinelect ko yung labas ng doormat. Ganyan. Tapos, hold ko lang shift. Select ko yung mga parts na hindi ko pa na-select. Ganyan. Ganyan. Tapos ang gagawin ko ngayon is balik ako dito sa layer mask, puntahan ko yung brush, white na naman gamitin ko ngayon kasi gusto ko i-reveal mga dulo, tapos sundin ko yung mga dulo niya. Oops, sorry, baliktad pala yung sinelect ko sa labas, so kailangan nyo i-invert yung selection nyo para yung sa loob yung gagalawin natin. So control shift I, ganun. Tapos paint nyo lang yung mga na-select. Ayan. Hindi pa rin siya perfect talaga, pero wala tayong magawa. Ayan talaga. Ayan, kailangan perfect talaga kasi for Facebook lang naman to. Ano, post lang. Ayan. Oops, may sobra doon. Dito lang ata yun. Talaga siya perfect. Okay na yan. Tapos kung tignan nyo ang peke niya, tignan niyo ba kasi walang texture. So ang gagawin natin, duplicate natin muna tong layer na to ni sa aso. Tapos gagawin ko, apply ko yung layer mask. So
na plain layer mask, kung i-select ko, ito na lang yung na-select. So, ang gawin ko, hold ko control, click ko yung layer na yun, puntahan ko yung background layer, pindutin ko control J. So, ngayon, ang control J, dinuplicate niya yung selection na yun, galing dun sa original. So, ang gagawin ko lang is, ilagay ko lang to sa taas. Tapos, control shift U, para gawin siyang gray. Mapunta ako sa image adjustment, levels, galawin ko to dito, galawin ko to dito, para masyado ata madilim. Ito ata sa kabila, light ata kailangan natin. Pero mga ganito. Ako sure, ganyan siguro. Tapos, palitan yung layer style. So, gawin siya overlay. Parang peke ata, tingnan. Yan na natin. Parang peke. Pa tayo iba. Parang hindi mukhang peke. Okay na siguro yan. Overlay. So, babaan lang natin yung opacity. Or taasan ba? Texture ba siya? Pangit sa dulo. Parang hindi carpet. Eh, okay naman pala. So, ganyan na lang. Overlay na lang. Try pa natin to i-duplicate. So, yung duplicate niya, ibayin natin yung ano, gawin natin screen. Sa baba natin yung opacity. Mga, ganyan. Check down natin. Mas okay ba? Parang mas ito siya. Parang mas okay yata. So, i-gawin ko to folder para makita natin yung difference. So, ang ginawa ko, sinelect ko yung lahat ng layers na yun. Ng dog mat, tapos pinindot ko lang to. Oop. So, kung tatanggalin ko, okay naman siguro, pwede na to pang ads. I mean, the ads pang Facebook post. So, ang gawin, isa-save na lang. So, yun lang guys, so, madali lang siya. Hindi ko alam kung ito pa talaga yung tamang paggawa, pero yun yung way ko ng paggawa. Basic lang siya. So, kung ano, gusto nyo mag-work online, ganito yung ginagawa nyo. Nood lang kayo ng mga videos ko, mga kasi ano, mga real task yung ginagawa ko eh. Kahit kung may alam kayo kung paano yung gawin mas madali, pwede rin. Or nood kayo ibang tutorial na mas mahirap, mas complicated, para makita nyo paano talaga sa gawin tama. Pero sa mga nagsisimula pa lang sa Photoshop tapos nag-work online, tapos ganito yung ginagawa yung tawag dyan, photo manipulation ata tawag dito, pwede na to gawin. Yun lang, till next video. Gagawa ako ng isa pang video, ano siya, leggings. Medyo mahirap yun and for sure, medyo pangit yung mangyayari. So, wish me luck.